matinding hirap ang dinanas nitong mga residente rito. Ang tinuturing pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan. Kung magdamag hinagpik ang tubig raw. Magsakan ang mga salamin. Nalunos-lunos din ang sinapi. Kung magdamag ang pagyong lang. Kung marina ang isa sa mga... Bagyong yun, tumawag siya sa akin. Sabi niya takot na takot siya kasi nga ang lakas ng hangin yung tumaan sa Cagayan, sa Tuguegarao. Ang gusto ko, parang gusto ko na yung pumunta na, lumipad na lang dun sa Tuguegarao eh, para kunin ko siya eh. Pero there's no way kasi suspended din lahat ng mga means of transportation. So sinabi ko lang sa kanya, mag-pray ka lang. Hindi ka papabayaan ng ama. Para sa akin po yung bagyong lawin. Grabe po yun eh. Minsan lang po makaranas ng signal number 5 po. Tapos nasira po yung mga bahay, yung mga bubong na nakalipad. Tapos bumapa po. Mga kotse, sirasi. Tapos sobrang takot. Although alam ko as a mother, alam ko na talagang tatakot siya sa text pa lang, sa tawag, nararamdaman yung takot. Pero because of his dream, so he has to be here in Cagayan. Na una pong gira kami, nagsama-sama po kami. Tapos sa practice, pagkatas po kasi nun, mga 2 days after, may practice na naman. Kaya doon ko na lang po minus. Yun na lang po yung lagi kong ganawa. Hindi ko na po inisip yung bagyo. Doon na lang po ako nag-focus. Bali si Aman, transferi kasi siya. From Benildo, pumunta ng Tuguegarao. So, nung nagpa-try out ako, doon ko siya nakita. Then, 5 days na nagpa-try out, then nakita ko, nag-improve. Yun, kinuha ko siya bilang member ng team, varsity team ng school namin. Yung first game ko po, hindi ako gano'ng pinapasok. Yung una po, syempre po, nakakaba. Kasi, daming nanonood, gano'n. Marami ang beses po ang pumalpak ng first game. Daming turnover. Yung naramdaman ko po, masaya po. Kasi nakashoot ka sa maraming nanonood, gano'n. Tsaka masarap po sa feeling. Kasi nakakatulong ka sa team. May potential siya na. Sa mga skills niya, sa basketball skills, meron siya. Sa yung gusto ko sa kanya, yung leadership niya. So kahit na grade 9 lang siya, siya yung ginawa ko na parang tumitingin na rin sa team. Kasi minsan po eh, hapon na lang ako uwi, gabi, ganyan. Dahil po galing sa practice. Kaya sila po minsan nasa office po. Minsan eh, hindi na kayo nagkakasama. Siyempre, as a mom, gusto niya, siyempre, future niya maging maganda, di ba? Wala naman tayong gustong iiwan sa kanya, kundi na siyempre, yung mapuntahan niya yung kung ano yung gusto niya sa buhay. He's a very loving child. He's very sweet. Alam ko kahit minsan pagod na siya, pero nandun pa rin. Kahit malayo kami, nararamdaman ko yung pagmamahal niya talaga sa amin. Mabait si Aman, palakaibigan. Kahit na binibiro siya, hindi siya yung temper niya na biglang magalit. Tulad ng mga trainings, pag sinabi ko, okay, 15 rounds tayo sa oval, doon nagre-rack. Ang dami namang rounds. Ganun siya. Pero man, sabi ko lang sa kanya, para sa inyo rin din yan. Yes, mga senior high kasi may mga kasama niya. Kung hindi yung sumunod, ginagawa niya, mag-oval tayo, sabi ni coach. Kung ayaw mag-oval, nag-oval siya, then sinasabayan na siya. Siyempre po, una po, makapagtapos ng mag-aaral. Tapos, as a basketball player, gusto ko pong umangat, makapag-U up, makapag-debate. Siyempre po, kailangan po maging leader. Kasi point guard ko. Kailangan po maging leader. Pati i-lead ko sila sa victory. Yung feeling po ngayon, exciting na medyo kinakabahan. Kasi kaninang first game ko namin, sobrang intense. Pati halos lahat kami parang kinakabahan. First is that alam niya na nandun yung family niya. Always be there to support him. Lumaki siya na walang ama, but then he reached 10 years old. Yun lang yung pinasabi ko sa kanya, be a God-fearing child, know what you want, pursue what your goal is, and love God. Aman, nakita ko yung paghihirap mo, yung perseverance mo para marating ito. Alam natin yung history, kung bakit tayo nandito, kung bakit mo nire-represent ang Cagayan. I'm very proud of you, son. Ang namahal ka namin ng papakailan mo.